Hello guys! Isa namang napakagandang bahay at napaka-cute ang ating pag-uusapan ngayon. Ito ay bunga ng pagsisikap ng mag-asawang sina Sir Marlo John Caballero and Ma'am Shena Marie Caballero from Libungan, North Cotabato, Philippines. Kaya guys, tapusin niyo po sa panonood ang video ito upang makakuha po kayo ng idea sa pagpagawa ng inyong mga bahay, lalong-lalo na po sa mga gustong magpagawa ng mga half concrete and half amakan, dahil ito po ay naka step by step ang kanilang pagkagawa. At ito na nga ang kanilang half concrete at half amakan na bahay worth 130,000 pesos. At ito naman ang kanilang floor plan. Ito po ay may sukat na 14 by 16 feet, 2 bedrooms, 1 toileted bath, kitchen, and living area. At ito naman ang kanilang lot area kung saan dito nila ipapatayo ang kanilang dream house. Ang pagpatayo po ng kanilang bahay ay inumpisahan lamang noong April 2022, kasalukuyang taon lamang. Sa mga kahoy po, ito po ay ang kanilang personal na kahoy at nakagamit sila dito ng 400 board feet. Sa roofing naman, nakagamit sila dito ng 38 pieces na corrugated roof at nabili nila ito sa halagang 450 pesos each ang 12 feet at ang 6 feet naman ay 200 pesos each. Sa mga hollow blocks naman, nakagamit sila ng 600 pieces at nabili nila ito sa halagang 11 pesos each. At nakagamit sila ng 25 bags of cement at nabili nila ito sa halagang 250 pesos per bag. Sa paggawa po ng kanilang bahay, meron lamang silang apat na workers, isang panday 500 pesos per day, tatlong laborer 350 pesos per day, free meals and snacks morning and afternoon. Inabot lamang po ng 14 to 15 days at natapos na po ang paggawa ng kanilang bahay. At dinugtungan nila ito ng CR at inabot po ito ng 4 to 5 days. Sa mga window decor naman, nabili nila ito sa halagang 170 pesos each. Sa mga round bar po pala, nakagamit sila dito ng 30 pieces na 8mm at nabili nila ito sa halagang 125 pesos each. Sa amakan naman, nakagamit sila dito ng 10 pieces at nabili nila ito sa halagang 250 pesos each. Sa tatlong bintana naman, nakagamit sila dito ng jealousy at nakagastos sila dito ng 4,000 pesos with labor installation. Sa mga pintuan naman, sarili nila itong kahoy at ginawa po ito ng father ni Ma'am Shena Marie. At ito naman ang varnish na ginamit sa amakan. At ito naman ang kanilang floor tiles. Nakagamit sila dito ng 95 pieces. At ito po ay may sukat na 50 by 50. At nabili nila ito sa halagang 119 pesos each. At ito naman po ang kanilang kusina. Sa kitchen countertop, nakagamit sila ng 12 pieces na tiles. At ito po ay may sukat na 60 by 60 centimeter. Sa toilet naman, nakagamit sila ng 10 pieces na tiles na may sukat na 50 by 50 centimeter. At sa wall tiles naman ng CR, nakagamit sila dito ng 40 pieces. At ito po ay may sukat na 30 by 50 centimeter.
At ito naman po ang full house tour sa kanilang bahay. Bahay namin, simple lang. Sukat na 14 by 16 po. Yung tahas namin. Ito siya. Ito po yung loob. Kalat konti kasi mayroon siya po. Puli wala pang kisami. Kinulang ng budget. Yan po yung kwarto namin. Yan po. Ito po yung lababo namin. Maliit lang. Yan. Yan siguro ng gasol dyan. Gas tube. Ito po yung labas. Sula naman dyan kung takot ka sa... Wala naman siguro ng aswang. Ibalak ko po dito is yung cortina para presko pa rin, papasok pa rin yung hangin. Ito naman, ito po yung isang kwarto, pinaopi namin kasi maliit naman yung anak namin, so dito muna kami sa isang kwarto. Tapos ito yung CR, yan po. Ito yung CR namin. Yan po siya. Simple lang. Yan po yung mga gamit namin sa kasal. So, ngayon pa namin. Kailangan pa namin i-arrange yan. Ito na po tayo sa likod. Yan. Yan, may solar kami. Ayan siya. Kusina. Ayan siya. Yan, pwede kayo magtagay-tagay dyan. Lucy. So, siguro kung mayroon ako budget, by December siguro matapos na yan. Okay. Sura din dito na isa. Actually, tingin ko pa ng dalawa dun sa harap para masyadong maliwanag paggabi. Tsaka naka-auto on naman yan pag may tao. Yan lang po. Salamat. Please like, share, and subscribe. Thank you for watching.